Ang Sana sa Sona o State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang ate na si Senator Amy Marcos ay matugunan ng problema ng mataas na presyo ng lahat ng bilihin at dagdag na trabaho. Ayon kay Senator Amy, karamihan ng ating mga kababayan sa ngayon ay iniinda ang pagtaas ng lahat gaya ng presyo ng langis, LPG at pagkain na tumatama sa mga mahirap nating mga kababayan. Hindi umano maganda sa pamilyang Pilipino kung umaabot sa 60% na kinikita ay napupunta lahat sa gastos. Para sa mga mayayaman ay hindi ito problema sa kanila, ngunit ang umaaray ng husto ay mga mahirap nating mga kababayan. Dahil kapag tumaas ang gastusin ay ang nasasakripiso ay ang pagkain ng bawat pamilyang Pilipino. Nais din ni Senator Amy na marinig na meron ng comprehensive job creation program ang administrasyon. Dahil sa ngayon ay ang mga ibinibida ay mga dati pa ring mga programa. Aminado ito na kasama sa mga tiyak na ibibida ng Pangulo ay ang Maharlika Investment Fund Bill. Ito ang dahilan kung kaya't pinaspasan ang pagpasa nito para maihabol sa Sona ng Pangulo sa July 24. Sa kabila ito ng mga kontrobersiyang ipinupukol na akusasyon sa pagbalangkas ng MIF Bill na hinihintay pa kung kailan lagdaan ang Pangulo. Para sa MBC Network News, ito si Raymond Dadpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.